Bawang, kape, kalawang at dugo. Para sa mga artist na nakilala namin, ang mga sangkap na ito, hindi lang man siya sa damit, kundi gamit para sa paglikha ng kanilang mga obra. Yan po ang balitang hatid ng ating Good News Girl, Bea Dinene. Pinoy likas daw na malikhain, ang iba pa nga ay may kakaibang paraan sa paglikha ng sini. Mula sa malikhaing kamay ng mga nakilala kong artists, ang mga pangkaraniwang bagay ay nagiging isang obra maestra. Pag nakikita natin ang kalawang, agad nating iniisip ang mga luma o sira ng mga bagay. Pero iba ang pagtingin dito ng rust painter na si Kuya Ramon na tubong San Jose City sa Nueva Ecija. Naisip ko kasi yung kakaibang medium na hindi na binibili, yung nasa lansangan lang. Bakit po, Ross? Imbes na marami naman po dyan na marami naman pong pwedeng ibang gawin na nandyan lang, bakit po? Kasi mas may damdamin sa akin yung kalawang kasi ang tingin kaagad ng ibang tao, negative. Mm-hmm. Kaya ginawan ko ng paraan para maging positive siya, makagawa ko ng bagay na kapakita natin. Taong 2007 pa na nag-umpisang mag-rust painting si Kuya Ramon. Ang mga nakolekta niya lumang bagay, pinupukpok para makuha ang pulbo ng kalawang. Hahaluan naman ito ng tubig para maging pintura. Talaga namang kakaiba ang art na to, kaya agad ko itong sinubukan. Para kung gusto mo raw ng mas darker na shade ng color dito sa painting mo, dadagdagan mo lang daw siya, papatungan mo lang daw siya ng rust. Parang ganito. Kalawang, bawang, tuba, kape, at dugo. Pagdating sa pagkamalikhain, hindi nagpapahuli ang ating mga pintor. Napatunayan nila na ang mga bagay na madalas nating iniitsapwera, nakakalikha ng mga artwork na kakaiba.